Maingay dyan, dyan ka lang. Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang hapon ho sa ating lahat. Ayan, kapag kami mga bagong balita, latest news update dito sa Brothers Travelers, wala ho tayong pinapalampas. Live muli ho tayo, makakasama niyo Brothers Travelers, Brother Dan. Dito po sa atin pong palatuntunan, opinion, allies, video, reaction, pagbati ko sa katiwalian. Ayan. At pagsuporta ho natin sa mga tamang gumagawa sa ating lipunan. Pag mali, di ho bigkuwasan.
kapag tama, suportahan. Okay? Ito mga kababayan, at binabati ko lahat ng ating mga kababayan sa iba't ibang panig po ng mundo, isang mapagpalang umaga, tanghali, hapon, gabi, madaling araw, lahat po ng mga OFW, mga bagong bayani ng ating bayan, ako ho ay nagbibigay pugay at sumasaludo sa bawat isa po sa inyo. And syempre ho, dito sa ating comment section, yung lagi naka-tune in ano po at lagi nakaabang sa Brothers Travelers, JR Santos, Heidi Sacro, kamusta po Raquel Shiray, kumusta Rebecca Nature's Vlog, kumusta po kayo Marcos? Shoutout po Catherine Carancho, Tessie Robeas, Kamart Aranas, Heidi Ross, ayan. Okay, ayan. Ito ho ta Ed Willing, Boy Aragon, Ann Montella, Kate from Tokyo, kumusta ma'am Kate? Ayan, Neil Nielsen, Ning Nielsen, shout out po Elsie Chan, Alicia Just for Fun, yes, Lebenia Zuaso, June Hesley, magandang hapon po. Nako, ito na, maganda ho itong topic natin pag-uusapan, ano ho, virus ume pala naman, ano, gadon, nako ito, ha? Extension ng mambubutas, mambubutas yung dapat yan, sagot sa kahirapan, PPRD at pastor ayaw tantanan. Ito ho ang isyong ating pag-uusapan ngayong hapong ito. Ito na nga mga kababayan. Pero kay Joy Barbosa, happy Wednesday, at kay Ping Kukela, mga bobo, lalo na si Gadon, Lori Vera, hello po, gandang hapon. Oh, ito na. So ito nga mga kababayan, naalala ho natin itong pilit hong pinapalitan po, ano, itong 1987 Constitution. Ang sabi ho nila, ang papalitan lang ho natin dyan, yung sa economic provision. Ngayon, meron hong umepal, meron hong pasikat, mga kababayan, na ito nga, itong pasikat na to, itong si Gadon, nagulat ako ha, in fairness kay Gadon ha. O ito, tignan ho natin kung ano daw yung sabi ni, Gadon muna ho tayo, bago tayo tumakbo ho sa iba't ibang issue ng ating pag-uusapan. Ito kay Gadon, mga kababayan, maalala ho natin, kaya po tayo tumututol diyan po sa issue ng charter change. Dahil po, okay sana ang charter change, pero kung ang pansariling interest, yun po kanila pong pag-uusapan, ladies and gentlemen, iba ng usapan yan. O, patingnan ho natin, ano ba itong inihain ni itong si Gabo, ni Gadon sa Kongreso. Malupet, naghain talaga siya, ha? O, ayan na mga kababayan. Okay, ayan ho mga kababayan, yung inihain ni Gabon, ayon po rito sa report, iminungkahi ni Office of the President Advisor for Poverty Alleviation, Secretary Larry Gadon, sa Kongreso na isama na rin sa panukalang charter change ang amyenda sa ilang political provision ng 1887 Constitution. Nagsumiti ng sulat ukol dito si Gadon sa Kamara, Senado, ngayong Miyerkules, April 3, ngayon to. Ngayon ho, ito ho yung nilalaman po niya mga kababayan. Ang sabi ho ni Gadon, ang solusyon ng kahirapan natin dito. Ito ho, ilalabas ho natin kung ano po ba yung kanya hong pinagsusulat doon. Kung ano po ba yung pinaglalagay niyang sinasabi niyang mga provision. Ngayon, tanggalin ho natin yan. Ito ho, dito ho ko nagulat. Tandaan ho natin, ang sabi ng mga kongresista, ang saligang batas natin, 1987, kasi kaya hindi tayo umaasenso, kasi nga ho, mga kababayan, kailangan palitan yung 1987 Constitution, yung economic provision. Pero ho, gusto hong isingit, ladies and gentlemen, ni Gadon, ito pong panukalang ito. Ilagay po natin, ha? Ayan. Mukhang malabo yata, maliit. Okay, anyway, at least, maliit man, importante, may pinapakita ng resibo, babasahin ko na lang ho.
Ayan. Ayan, palakihin pa natin. Sana mabasa. Ayun. Ayan. So ano ho ang nakasaad po diyan po sa sinasabi niyang panukala kuno? Office of the President Advisor of Poverty and Allegation. April 1, 2024, Honorable Juan Miguel Subiri, President of Senate of the Philippines, GIS Building, Financial Center, GW Jokno Building, Pasay City. Honorable Ferdinand Martin Romualdez, Speaker of the House of Representatives, Batasang Pambansa Complex, Batasan Hills, Quezon City. Okay. Sige. Suggestion of consultation amendments. Dear Senate President Subiri and Speaker of the House Romualdez, as discussion of amending and the economic provision of the Constitution unfold, it present a significant opportunity to consider including change to the political provision as well, certain political provision have proven to be costly and redundant, and amending them could lead to improved governance and greater benefits for the people. Below are the humble suggestion for the political amendments. Eto na po tayo. Eto na. Ano yung mga sinadyeso ni Gadon dyan? Isa-isahin natin. Number one, extend the term of local official including members of the House of Representative, Vice Governor, Governor, Vice Governor, Board Member, Mayor, Vice Mayor, and Council to 6 years. Triennial election incur substantial cost draining billion in public funds, and initial year involves familiarizing themselves with office and function and department with subsequent year dedicated to project planning, budgeting, and campaigning, synchronizing local and national election except for barangay and SK election would enhance government's continuity. Okay. Ladies and gentlemen, huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Ano ho, pa-share po natin itong video ito. Kaya nga po tayo mga kababayan, ito nga tayo tumututol. Dito nga tayo tumututol. Kung aamyendahan yan para sa economic provision, walang problema. Pero ho, ito may umepal po na ito daw po ang solusyon ng kahirapan ng ating bansa. Ang kahirapan, ang solusyon daw po, ladies and gentlemen, ito, nagulat ako yun. Ang solusyon daw po ng kahirapan, mga kababayan, sabi ni Larry Gadon, ano ho, i-extend daw ho ang termino mula po sa mga kongresista, gobernador, vice gobernador, mga bukal o board member, ganun din naman yung ano, yung mga mayor tsaka vice mayor. Ito yung nakikita nilang solusyon para ho maibsan ang kahirapan ho natin. Sa madaling salita ho, ano ho, dinaan po ho dito kasi ang committee ho ni Gadon sa poverty. Matindi ano? Ano masasabi nyo ho dyan mga kababayan? Ano po ang, ano ho masasabi ho nyo dito? Ibig nyo po bang sabihin mga kababayan kapag in-extend po yun po mga nanonungkulan sa atin dito, mawawala na po ang kahirapan natin. Kaya pala na-disbar ho itong abogadong ito. Tama yung sinasabi niyang, bobo! Ay, thank you, Nanay. Mercedita Kalunod. Nanay, salamat po, Nanay. Maraming salamat po, Nanay. Thank you po. Ayan. Nakita niyo? Kung gano'ng katalino ho itong mga appointed ni Makuhin Jr., ni Bibi Mau.
Ang solusyon daw ho, mga kababayan, para ho mawala daw ho ang kahirapan, i-extend natin yung mga nanunungkulan. Ito na ho ang logic niyan, mga kababayan. Ito na lang po logic niyan, ha. Oh. Ito ho. Ngayon na dito, ibubulgar ho natin 'yan. Maraming congressman, maraming gobernador, maraming vice gobernador, marami hong mayor, maraming vice mayor, matagal na ho silang nanunungkulan diyan. Nagpapalit-palitan na lang po sila ng pamilya nila. Correct me if I'm wrong. May kilala nga ho ako dyan. Ito nga eh. Oh. Yung isang angkan dyan, may 18 taon na nanunungkulan ang asawa niya, ang mayor, tapos papalitan siya ng kanyang asawa o kaya yung kanyang anak. Pero ang tanong, sa pagpapalit-palit po nila ng kanila pong mga angkan, sa pagpapatuloy po ng sila pa rin ho eh, tanong, kamusta ho ang kanilang bayan? Logic, ginagamita ng utak. Hindi ho tayo po pwede sa paglilin lang na ginagawa nito. Marami ho dito, yung iba ho, nakatapos na ng termino, 9 years na nga eh. Tignan nyo muna ngayon bago natin payagan ito. Oh, si congressman ganito. Ang tagal niya ng congressman, 3-term congressman na, nakasyam na taon na siya. Hindi siya natatalo. Kamusta ang bayan niya? Kamusta ang distrito niya? Oh, si mayor, nakatatlong termino. Kumusta ang kanyang siyudad at ang kanyang munisipyo? Huwag yung dahilan na ipahabain yung termino. Kasi oh, kahit hindi ho natin pahabain ang mga termino ng mga politiko na yan, kayang-kaya ho nilang pahabain ang kanilang termino. 3 years, then takbo ulit, sila rin mananalo. 3 years, sila rin mananalo. Then pagkatapos termino lang, sila ang papalit. Yung ba ang solusyon ng kahirapan? Siga doon po, Lariga doon po ang nagmungkahe. Kabubuhan po ito. Kasi ako, kahit na sa former lawyer siya, didibati ako, gagamit lang po ako ng jurisprudence eh. Sino ang kilala mo na mayor at congressman na nakasyam ang termino? Doon ba sa bayan niya, nasolusyonan ba niya ang kahirapan? Ganun lang ho logic nun. Huwag na ho natin pahirapan pa. Yung iba ho kasi pinahihirapan pa eh. Ito ho, estilo po nila ito para mailusok po nila yung gusto ho nila sa tsatsa na ang talagang motibo last December pa ma-extend po at humaba ang termino ng mga buhaya. Kaya ho ito, kung makikipag-debate ho tayo dito at makikipag-argumento ho tayo dito, hindi ho lulusot ito eh. Kasi bakit po sinasabing extend natin si Mayor, si Congressman? Tanungin nyo nga dyan sa Kongreso, sino na ho ang nakaka-6 na taon? Ako, may kilala ako, naka-6 years na. Yung Mayor, yung Congressman namin doon, naka-6 years na. O di, tanungin natin ngayon ang lalawigan, kumusta ho ang serbisyo ni Congressman? Doon sa sakupan niya na distrito. Umasenso ba ang mga tao? Yung iba, nakasya na termino na sila eh. Oh, nagkaroon ba ng magandang kabuhayan? Nasolusyonan po ba ang kahirapan? Minsan na yung kaibigan ko ho, may nagkukwento sa akin dito, ano? Alam mo, sabi niya, kinausap ko itong, hindi ko nababanggit eh, kung sinong gobernador kinausap niya, sinong si sekretarya na kinausap niya. Alam mo, sabi niya,
lahat ng mga tambay dito, paano kung papuntahin natin sa OFW? Yung kalat-kalat ba dito na wala nang kinabukasan? Ang masasabi ko na hirap sa buhay kaysa magkalat-kalat lang. Bakit hindi na natin padalin sa ibang bansa? Ano? Magkaroon ho ng proyekto ang bansa natin. Lahat ng mga tambay, total, hindi naman mabigyan ng magandang trabaho dito, ipa-abroad na lang lahat sila, hanapan sila ng employer doon. Di ba? Maganda nga naman yung suggestion na yun. Makakatulong pa sa pamilya niya, makakatulong pa sa gobyerno natin. Ito, pinapakita kong ito, number one pa lang ho, ah. Number one pa lang binasa ko, ah. Sabi niya rito, ito, ipakita ko natin. Extend the term of local official including member of the House of Representatives, governors, vice governor, board member, mayor, vice mayor, and councilor to 6 years triennial election. Incur substantial costs, draining billions in public funds, and improving financial burdens on candidates for the local executive and initial year involved familiarizing themselves with office and function. Familiarizing their office, papalik-balik na nga lang ho mga kababayan etong mga ito. Sabi ko nga, uulitin ko, sino sa inyo, sa bayan ninyo, nakatapos niya ang siyam na termino, ang pumalit, ang asawa niya, ang anak niya. Tanong, nasolusyonan po ba ang kahirapan? Nga. Nakukuha po ninyo mga kababayan. Tapos gusto mo pang managdagan ng termino? Eh nga lang nanungkulan doon sa kanila na siyam na taon nang nanunungkulan. Yung iba dyan, anim na taon. Paulit-ulit na lang ho silang nanunungkulan dyan. Hindi nawawala, lampas na ho sa anim na taon. Walang nagagawa sa ekonomiya. Di ba? Tapos, gusto mo isama't idagdag sa dyan sa 1987? Sintido ko mo nasaan ang utak? Di ba? Grabe! Kabubuhan mo yan! Sabi ni J.R. di pwede tamad pag naging OFW, sir. Ayaw ng mga abrabo ang sakit ng ulo. Hindi naman sa Middle East. Marami naman construction eh. Kaya eto, ladies and gentlemen, pakishare niyo po ito. Pakiusap ko po. 251 man lang tayo dito, hindi ganun karamihan. Ano? Kasi yo, kung may concern po kayo, papayag po ba kayo? Papayag po ba ang sambayan ng Pilipino? Na ma-expend pa po itong mga to. Eh may jurisprudence na tayo dito. Ilang taon na silang family dynasty na huli sila, hindi na napapalitan, pero ang bayan ho nila naghihirap. Hindi niya inisip nung, hindi niya inisip, teka, hindi, Sergio Mirana siya to, ha? Ayan, nakipaghamunan na si Sergio Mirana. Kasi oh, kung may concern ho kayo, kapag ka pinalitan po yung saligang batas na yan, at na humaba po ang termino niyan, mas mahaba po sakit ng ulo ng taong bayan. Ang pinakasolusyon niyan, alam nyo ano? Gumawa sila ng batas na transparency na bawat congressman, bawat mayor, bawat gobernador, yung kanilang budget, kapag hinanap mo sa Google yung pangalan, munisipalidad, tinype mo, lalabas doon ang kanilang mga pangalan at ang kanilang budget at saan na pupunta ang pera. Yun ang pinaka the best na dapat nilang ipanukalang batas. Hindi yung papahabain mo termino ang makikinabang dyan, yung mga buhaya. Okay. Ayan ha. O, basahin natin ulit yung second page ni Gadon. Ayan. Basa. To dispel perception of extending incumbent official terms. Maintain the term limit for the president, vice president, senator with no possibility nor election and retain existing provision.
succession. Matagal nang alam na natin ito, wala akong ano to. Sa presidente, basta tumabol ka na, tumakbo ka ng isang beses, hindi ka na pwede tumakbo susunod. Wala na ho kwenta to, kumbaga hindi naman ho ito. Number three, the extended term should take effect in the 2028 national election, ensuring the local official who have served the present three consecutive term cannot run in 2028 but may do so in subsequently national election. Totoo naman ito eh. Hindi mo na kinakailangan ipasa to. Nandiyan na yan. Pasado na yan. Na ang nakatatlong termino, hindi na pwedeng tumakbo. Ano ba namang kabubuhan yan? Ipopropose mo eh. Ito kabubuhan mga kabayan. Ipopropose mo na pag nakatatlong termino ka na, hindi ka na pwedeng tumakbo on the same position. Nasa batas na po yan. Ano naman? Ano naman? Talagang bobo ano ho? Bobo. Bakit ko sinasabing bobo? Paano mo papakamienda ito eh? Nasasalig ang batas natin yan. Hindi pwede tumakbo. Ay, thank you very much po, Ma'am Asensi niya. O, diba? Shout out to sa lamang bago pasok, ha? Ano ba namang kabubuhan ito? Anong kalokohan ito? Pinaglulokoho yung mga taong bayan dito? Para ba tayo pinapaikot-ikot? O, sa madaling salita, ho, para hindi lumabas na mga kongresista ang may gusto ng dito sa provision na to, ginamit po itong si Gadon, nag-suggestion siya ng ganun. Kalupit, matindi ho, kakaiba. Hindi ko kaya utak ng taong ito. Hindi ko, kayo na ho bahalang mag-desisyon. Kayo na ho bahalang mag-komento dyan kung ano ho masasabi niyo dyan. Di ba? Kaya nga, alam nyo kapag matalino ho kayo, agad mo na mapapaisip eh. Kapag matalino ho yung nakikinig at nagbabasa ho niyan, makakatch up agad niya yan eh. Bakit ko sinabing makakatch up niya agad yan? Kasi ho, karamihan ho dyan, doon palang huli na eh. Meron ng siyam na taong nanungkulan. Executive, tanungin mo ngayon, kung i-extend mo yan, eh ano naman nangyari doon siya sa 9 years o 6 years na panunungkulan nitong incumbent na to? Yan ba yung magiging solusyon ng kahirapan? Kalokohan, ewan ko lang. O diba? Niloloko ho tayo, yan daw ho yung, hindi na nga ho alam paano hong budulin ng Pilipino eh. Alam niyo bakit ko sinabing, hindi na po alam ng administrasyong ito paano tayo lokohin. Binudol na tayo, gusto mambudol. Ang solusyon ng kahirapan, kailangan maisapinal na natin ang economic provision. Ang sabi naman ni Gadon, ang solusyon sa kahirapan ng poverty sa Pilipinas, ma-extend ang mga nanunungkulan. Kalokohan. Gusto ho nyo matanggal ang kahirapan dito, unahin nyo muna ang mga buhaya diyan sa Kongreso. Unahin nyo muna po alinisin ang inyong hanay. Huwag yung dagdag kayo ng dagdag. Ang problema nasa inyo mismo eh. Dagdag kayo ng dagdag ng kung ano ng batas na pinapairal nyo. It's very basic and simple logic. Linisin nyo muna ang mga budget. Ilabas ninyo kung saan napunta ang pera ng taong bayan. Kung napupunta ba ito sa talagang patutunguhan niya. Go ahead. Wala akong tutol dyan. Anti-poor daw. Hindi siya anti-poor. Pro. Pro ho siya. Pro ho siya sa mga politiko. Shout out to sa mga bagong pasok, ha? Nakukuha po ninyo. Puro pa epa-epal eh. Tanggalin na ho natin si Gadon. Basta ho, tandaan nyo to, ha? Si Gadon, ang solusyon pala niya para maibsan ang kahirapan sa Pilipinas, kinakailangan ma-extend yung mga nanunungkulan sa kanya. Ayan, may ebidensya ho tayo. Mantakin ninyo, ngayon lang ako nakarinig na ang solusyon ng kahirapan, extension ng mga politiko, diwaw. Anong klaseng utak yan? Daig pa ang lutang. Yun nga si Mayor,
Nakasiyam na termino. Hindi niya nasolusyonan ang bayan niya, ang kahirapan. Si congressman nga. Oh, mag-survey tayo diyan sa ano, sa kamera. Bilangin natin kung sino yung mga incumbent na naka-anim na taon na. O patapos na ang kanilang termino. Don Gonzales. Ayan, kasama yan. Nasolusyon ba na yung kahirapan? Nga. Kabubuhan, ano? Lutang ang amo lang, pati sila lutang din. Kita nyo, kabubuhan ang proposal na yan. Minumungkahi sa Kongreso. Extension. Oh, sino ngayon ang bobo? Ito seryoso, sino ngayon ang bobo? Kasi pag sinabi mo sa mga eksperto sa politika to, isa lang ang sasabihin nila. Sasabihin mo, extension mo to, samantalang si Mayor nakasyam na, hindi, si Congressman nakasyam na. Halos majority sa Kongreso, yung mga incumbent lang dyan, nakailang termino nila. Nasolusyon ang balang kahirapan? Hindi. Gusto mo pang humaba ang kanilang termino? Lokohan yan. Grabe, no? Nako, titigil na ho natin siya doon. Baka mabubuho tayo. O dito na ho tayo sa susunod na pag-uusapan ho natin, mga kababayan. Itong susunod natin pag-uusapan, ano ho, may statement na naman po itong si Rizalista. Ang tawag sa kanya, Rizatanas. Ito daw si, sabi, hotel ng kota ko, Rizasatanista. Ito, umigay ho natin, ano, alam ko ho ang committee nito, ang hawak ko nito, mga kababayan, Senado. O, basahin ho natin. Ibinahagi ni Senator Hontiveros ang kopya ng warrant of arrest laban sa religious leader na si Apollo Quiboloy na nilabas ng Davao Regional Trial Court courtesy of Senator Risa Hontiveros Daniel Manalastas. Ayan, okay. Oh. Ito ho ang tanong. Yun po bang naglabas diyan ng warrant of arrest, ma'am? Yun po ba yung mga complainant mo? Yun po bang mga pinaupo mo diyan sa Senado? Sila rin po ba yan? Tignan nga natin yung warrant of arrest. Ito ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Ito rin ba kaya yung mga pangalan na binanggit? Ito ho kasi sinasabi kong EPAL. Kaya sinasabi ko kong EPAL, mga kababayan. Ito ha. Paliwanag ko, bakit ho nag-epal? Hindi ko ho alam kung ano talaga ang trabaho ni Ginang Hontiveros. Hindi ko maunawangan kung siya ba ay propagandista, siya ba ay media, siya ba ay reporter. Alam ko kasi ang trabaho ho ng senador, ang trabaho ho nila, mangbabatas, gumagawa ng batas. Nagdadagdag ng batas in the aid of legislation kung anong kakulangan. Hindi ko akalain na ito palang si Risa Hontiveros may planong maging sumikat na periodista. Ito ipinost po ito. Pinost po yan. Kaakibat po nito. Ayan. Ito yung warrant. Available naman po yan. At ito. Ngayon, bakit hindi niya i-post yung kanya ho? Bakit hindi niya i-post yung kanya? Bakit nakikisakay siya sa korte? Maraming salamat po, DJ Honey Lemon V. Thank you very much po sa $3. Ayan, salamat po, salamat. Ito, ano ba ang nangyari sa warrant o pares mo? Bakit nakikisaw-saw ka sa warrant na may warrant? Hindi mo na jurisdiction yan. Di ba? Anong purpose niyan? Para,
ipakita talagang pinapakita lang dito na gusto kong hiyain si Pastor Apollo Kiboloy. Pati ba naman po yung korte gusto mong pasukan at panghimasukan? In what? Bakit ko sinabi to? Ito ho yung pahayag niya. Ayusin ko lang yung pahayag niya. Oh. Ano tong pahayag na to? Oh. Nako, katakot-takot na basher ang inabot ng PTB 4 dito. Oh, ayan. Oh, ibinahagi ni Honteros ang kopya ng warrant of arrest laban kay Rich Leader. Akala ho ng tao, malilin lang ho tayo. Hindi po ito yung warrant of arrest na inisyo ng Senado. Yan po, yung pong ibinasura na pinaingay ng pinaingay, bailable naman po yan, kumbaga pinagbigyan lang kayo. Pero sa totoo, mga kababayan, ano ho, kasi ho, ito yung sinasabi natin na kapag ka gusto kang kasuhan, makakasuhan ka. For example, yun kay Bantag, ayoko na kasi pag-usapan yung kay Sir Bantag, yung merito ng kaso, baka ho tayo sumoplak dyan, ano? Baka pag inirapat tayo ng ano, pwede tayong ma-unlawful use dyan na ano. Eh marami na ho tayong ipinakita dyan na bagamat sablay ho ang mga dokumento, ano, eh napoporso po nila na nalagyan lang ng probable cause. Eh sino ba ang kakampin ng mga yan? Eh di si Bonjing Remulla. Maganda nga po sa inyo, ha? Shout out po. So ito nga, ano ang punto de vista rito? Ang punto de vista rito, mga kababayan, hindi na nga niya husakop ang korte, pero ho, dahil gusto niyang sumikat, baka i-mislead pa mga tao, misinterpretation pa, ito na yung warrant ni Honteros galing sa Sergeant at Arms sa Senado. Hindi po. Oh, ipinost pa niya, ha? So, ano ibig sabihin ito? Senador ka. So, anong ibig sabihin to? Nagtumatayo ka ng prosecutor. Anong motibo mo bakit ipinopost mo yan? At ikaw, kung walang kulay yan, sabihin mo, wala, na gusto ko lang para for the awareness. Baka nakalimutan mo. Ikaw din ang may hawak ng committee na nag-iimbestiga dyan. Once na nag-iimbestiga, kinakailangan patas. Fair and square na hindi ka kakikitaan ng patas ng kabayasan. Dyan pa lang, halatang-halata na, kaya pala hindi sumipot itong si Pastor Apollo Kiboloy, talagang ang purpose mo ay para hiyain po ito pong si Pastor Apollo Kiboloy. Wala nang kwenta ho yung warrant of arrest niya kasi naglabas na po ng warrant of arrest. Ito pong korte. Kaya siya ngayon, nakikisawsaw, nakikiepal na lang po ito. That's the right word. Kasi wala na po siya. Ang masaklap, mga kababayan, na pag-alaman ko, yung mga witness niya ni Honteros, ayun na, pinagsasampahan na po ng kaso. Once nagkaroon probable cause yan, bigyan mo ng pampiyansa Risa Honteros. Ha? Pag nakita ni Piskal yan na may probable cause yan, siyempre, akala ho ng mga witness, porque nakasandal sila sa senador, okay na tayo dito, si may senador tayo. Hindi alam, may korte pa. O, pag napatunayan doon na mga sinungaling kayo, hindi napatunayan yung mga paratang ninyo, cyber libel, ang daming kaso pa kasasangkutan yan. Cyber libel, yung mga mababang kaso lang, kamukha ng oral defa, hindi na maliliit lang yan. Wala man nakukulong dyan. Unjust fixation, wala man nakukulong sa mga yun. O, di ba? So, ito na mga kababayan. Shout out to sa lamabagong pasok. Ha? Pakishare po nyo ito. 232 tayo. Pashare naman po tayo sa Facebook po ninyo para marami pong makapanood. Para maintindihan po nila. O, bakit hindi demanda si Risa? Ayan. Malamang, baka kasi yung alam ko ho, kinwestiyon na po ng mga abogado yan sa Korte Suprema. Tandaan nyo yung interview ko po si Attorney Elvis. Ano po yung pahayag niya. So ngayon, this is it. Ah,
So, ano pinapakita at impression at gustong ipakita ho ni Risa Hontiveros dito? Ipahiya si Pastor Apollo Kibon. That's only way. Yun lang talaga ang motibo niya ipahiya. Kasi hindi niya na jurisdiction yung korte. Pati ba naman yung korte, kukunin niya, ipopost niya. O, di ba? Ipopost niya ni Hontiveros. Baka ho kayo malito ha, hindi po yan warrant of pares ni Hontiveros. Warrant of pares ng korte yan at bailable naman po yan. 100% babayaran lang naman yan eh. Mahinang klaseng kaso yan. So again, uulitin ko, propaganda ang habol nila. Propaganda. Propagandista eh. Yun ho ang tamang termino eh. Para sa akin ho, is unethical ho. Na hindi ho gawain ng isang honorable senadora yung ginagawa niya na alam mong ikaw ay may hinahawak ang investigasyon na committee tapos nagmimistula kang prosecutor, nagmimistula kang judge. Kaya ngayon, alam nyo na ho, sa susunod na election, alam nyo na ho kung sino ho ang buburahin ho natin. Ang purpose lang naman po dyan, ihiyain po yung mama. Yan lang ho ang motibo niyan. Hiyain po yung mama. Trial by publicity, correct po kayo. Yun lang. O, di ba? Yun lang po naman yung talagang motibo po. Asides na, wala na ako nakikita ng iba eh. Asides na, wala na ako nakikita ng ibang motibo eh. O, para itong mamang ito, ito, hindi na nakamove on kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kasi meron na isang mama, hindi ho makamove on eh. Alam nyo sino? Sino nga, sino? I-type nyo ko kung sino itong hindi makamove on kay Tatay Digong at saka ho sa kay Pastor. Sige. Ito ho ah. Hulaan nyo sino ho to. Si Castro. Meron pa ho. Hindi makamove on kay Tatay Digong at saka kay ano. Ayun. O, eto na. Tingnan nga natin kung sino ang makakahula ho nito. O, ayan. O, alam niyo na ho. Hindi. Ito ho, hindi makamove on kay Pastor eh. Ako, ano kaya nag-i-impress? Sabi ko kagabi habang pinapanood ko yung mga banateros. Ano kaya ang pakiramdam ng pinalitan ka ng magbanateros? Ano ang kasi ho, mga kababayan, ito nga eh no. Tinitingnan ko ho yung ho mga nanonood sa kanya nung panahon ni Mike Abe. Di ba? Tinitingnan ko ho yung mga impression ng taong bayan nung panahon ho na itong si Mike Abe nasa SMNI. O, di ba? Kung ano ho yung impact ho ng tao doon. Ito, pakinggan na lang ho natin si Mike Abe. Ha? Ito, hindi makamove on eh. Ito, pakinggan ho natin. So yung Kibuloy, Duterte, supporters, kasama na dyan ang mga vloggers, lalo na yung mga vloggers, yan ang nag-iingay dyan. Puro sablay ang mga pinagsasabi, nagkakawindang-windang sila ng mga statement. Yung isa nagko-confirm ng ganito-ganitong istorya, sabi nung isa, fake yan. Yung iba nagpatuloy ang paglabas ng mga fake news. Pero wala naman ho talagang matibay na ebidensya. Ayan, katulad yung... Ito na tayo. Ang title ho ng kanyang titulo, Kibuloy at Duterte supporters umabuso. Ayan, patanong ha. Style niya, question mark. Tapos, kung pakinggan niyo yung statement niya, mga kaya, pakinggan niyo mabuti ha. Ito, pakinggan na mabuti. Blay ang mga pinagsasabi, nagkakawindang-windang sila ng mga state. Ito. Yan po yung mga identified din na anti-Marcos, anti-government. Sila talaga maingay. Hindi naman po yung... Sir, kayo ho sablay. We are anti in the corrupt of the government.
Yung kura po ang nilalabanan ho namin. Yun hong ayaw maglabas ng kanila hong mga resibo. Yun ang nilalabanan namin. Ba't kayo, sir, hindi nyo maisigaw dyan sa live po ninyo na sabihin nyo lang na, oy, kayo mga congressman, including the Office of the President, ilabas nyo ang budget nyo sa napupunta ang pera ng taong bayan. Hindi ibig sabihin nun, nagtatanong kami, nagpapalabas kami ng pera ng bayan, kinakalaban namin ng gobyerno. Ang iniiwasan namin, we are anti in the corrupt. Yung mga corrupt sa gobyerno. O, eto, atuloy tayo. Opposition na Liberal Party, Piklawan, hindi sila nag-iingay. Sumusuporta na nga sa ating gobyerno yung Dilawan eh. Yung Liberal Party, yung lehitimong opposition tinutukoy natin. Oh, so yung daw mga Dilawan daw ho, sumusuporta na daw ho sa kanila. O, di ba? Hindi daw nag-iingay. O, sige, tingnan natin. Sigurado ka? Kibuloy, Duterte, supporters, kasama na dyan ang mga vloggers. Lalo na yung mga vloggers, yan ang nag-iingay dyan. Puro sablay ang mga pinagsasasabi, nagkakawindang-windang sila ng mga statement. O, eto. Eto, gusto kong hamunin ito, saraduhan ng channel eh. Kaya lang ho, alam niyo naman, huduwag ho itong mga taong ganito. Nagkawindang-windang na ang kanilang mga statement. Ako ho, depender ho ko ni Pastor Apollo Kibuloy, ni tatay di ko. Papaano nagkawindang-windang ang statement namin? Sa buong buhay kaya ho nitong si Mike Tyson, nakapasyal na kaya doon sa Glory Mountain? Nakapunta na ho ba kayo sa Glory Mountain? Sino ang paniniwalaan ninyo? O baka kayo gusto nyo, pabigyan nyo naman si titong taong ito, statement na kapanipaniwala para kay Risa Hontivirus yung mansyon sa Glory Mountain, tapos babaligta rin niya kami na nagkawindang-windang daw ho kami ang mga sinasabi namin, na kami mismo nasaksiyan namin na walang mansyon sa Glory Mountain. Walang fake news, sir. Walang lokuhan. Yung totoo lang. O, pakinggan natin. Yung isa nagko-confirm ng ganitong istorya, sabi ng isa fake yan, yung iba napatuloy ang paglabas ng mga fake news, pero wala naman ho talagang matibay na ebidensya. Ayan, katuloy. Inahamon kita, wala daw tayong matibay na ebidensya. Naku po, sinungaling po kayo, sir. Wala daw po matibay na ebidensya. Ano pa ba yung pinunta ho namin doon sa Glory Mountain, sir? Sa dati nyong programa na nakasama ninyo, wala pong mansyon doon, Mr. Vlogger. Sino ang mas fake nyo sa ating dalawa ngayon na kami mismo, kahit kayo pumunta dyan, kung gusto nyo lalaban ako, hindi lamang ng putulan ho ng channel, putulan pa ng dila kung sino ang sinungaling. Kapag may nakita kayong mansyon sa Glory Mountain, putulan tayo ng dila. Willing ako magpaputol ng dila. Willing din ho ba kayo magpaputol ng dila kapag may napatunayan kayong mansyon sa Glory Mountain? Huwag niyo po lokohin yung mga nanonood at sabihin niyo, mga fake news kami. Sabi ho kasi mga kababayan, noon pong witness, may mansyon po sa Glory Mountain. Bumababa po doon naka-helicopter si Pastor Apollo Kibuloy. Pagbaba niya, bitbit niya ang barel. Sa tabi po ng tent, malapit lang ang mansyon. Doon sa helipad. Ikutin mo. Huwag niyo hong itwist yung totoo. Huwag niyong lokohin yung mga nanonood sa inyo. Sasabihin niyo kami, sumusobra na kami. Yung nakita lang namin ang aming sinasabi, na aming pinapatotohanan na sinungaling yung witness. Tuloy. Pinakahuli, yung nag-iingay na hindi kumahit yun. Ano ba, normal pa ba yung babaeng yun? Yung vlogger na nasa Amerika? Kung magsalita, parang siguradong-sigurado, fake naman pala. Ayan, sinupalpal siya lang ng Philippine Drug Enforcement Agency. Sinupalpal daw ng Philippine. Sir!
Pina-check mo ba sa LTO yung mga sasakyan kung sino ang mga nagmamay-ari ng mga sasakyan? Sinupalpal din siya ni Maharlika eh. Alam niyo bakit? Eh, nung panahon, hindi pa pala encoded and recorded sa laptop. Actually ho, kami ho, based on experience ko, hindi po ini-encode ng ahensya at nilalagay doon. Piniprint lang po yun. Bakit? Ilang beses po kami na nai-issuean ng ganyan dati ng free op. Sa PNP, police possible operation po yan, pre-operational, yan ho yan, kasama po yung coordination. Lagi hong magkasama yan. Pag may pre-op, mayroon ho laging nakaprint yan, coordination. But it is not necessarily na nandoon po sa computer yan, piniprint out lang po yan. At tinatype lang po sa computer, print out. Not necessary for the record. Diba? Obviously, pinagtatanggol ko yung administrasyon. Yung kanyang patuloy na paninira kay Pangulong Marcos, fake news, mukhang made in Recto Avenue. Made in Recto Avenue. Ibig mo bang sabihin yung sinabi ni Tatay Digong na pati yun, para kinukonsideran niya na fake news din yun. Sabi ni Tatay Digong, nung mayor pa ako, pinakitaan ako ng PDEA. Pero sinabi niyo, fake news yun, di ba? Dahil walang pinapakitang ebidensya. Nung may pinakitang ebidensya, ang sabi daw, made in Recto. Okay, di ba? Alright, tuloy. Aling sa Recto Avenue, yung pimepeke na maraming dokumento dyan sa Maynila. O, ibig mo sabihin yung babae doon na hindi rin totoo. Yung kasama doon na nasa pre-op na artista, hindi rin totoo na hit-hit din ng pulboron. So, anyway, sige ho, tuloy tayo. Ah, alam ba niya, Recto Avenue? Yung Recto. Yung gawa, kung alam ano na alam mo, sir, doon ka ba nagpapagawa ng mga diploma mo? Ha? Fake certificate, death certificate, marriage contract, kung ano, mga fake diploma, transcript. At hindi naman ang gumawa ng ano. Alam nyo, hindi mo naman kinakailangan pumunta ng Recto para gumawa lang ng pre-op. Laptop lang dito sa bahay, gumawa ka lang, makakagawa ka eh. Pero papaano mo ipaliliwanag yung mga sasakyan? Ang galing naman ng intelligence na yan, na-trace niya yung mga sasakyan 14 years ago, yung mga ginamit na sasakyan. Sentido common, Dagger! Papaano ka nakapag-research na 14 years ago, may mga sasakyan ginamit ang mga PDEA? Doon lang ko mapapaisip na kayo. Nangyari po to 2012, 2024, 14 years ago. Kaya nga sabi ko, hindi nagbabasa ito. Hindi marunong mag-analyze ito. Alam mo to defend and protect. Record, lahat ng mga fake doon nagagawa eh. Mukhang doon kinuha. Ibig mo sabihin, pati yung mga sasakyan, peke. Pati yung mga sasakyan, paano ko ipa-verify sa LTO yan? Halimbawa ako, gagawa ako ng peke. Paano ako maghahagilap na ilalagay ko dito yung mga sasakyan na yon 12 years ago, ang hirap hanapin ng mga yon para pagpagawa ka sa Recto. Di ba? Kayo ho, 14 years ago, tapos ngayon ka magpapagawa ng ganito, paano mo ikukonek yung mga sasakyan na ginamit to sa pre-operation na yan, operational vehicle na gagamitin, paano mo ikukonek yon sa present time? At paano, pinaglalagay mo yun? Nagula-hula ka ng mga sasakyan? di ba? Santa Maria, oo. Hindi ko alam saan huutak ng mamang ito. Tuloy tayo. Ang babaeng walang ginawa ang kabutihan. Babaeng walang nakita ang positibo sa gobyerno dahil hindi naman Pilipina. American citizen, puro paninira. Oy, i-debunk mo yung sinasabi. Ba't ganito estilo ho nila? Yung personalidad ho ang binabanatan, hindi ho doon sa issue. O, tuloy. Masyadong personal ang kanyang paninira
sa kay Pangulong Marcos at sa... Okay, hindi personal yun, ha? Kung totoo na talaga gumagamit si Marcos at si Macoy Jr. ng pulboron, eh, manalagay ho sa alanganin ng Pilipinas, particularmente ho sa pagdidesisyon sa pagdating sa foreign policy. Oh, di pa dinira yun. Di ba pa-drug test siya para ipahiya niyo yung tao? Kaya lang, pa nagpa-drug test, doon po sa harapan ng grandstand. Madali pa yan si Maharlika eh. Lahat ng mga nag-aakusang bangag ito eh. Napakasimple lang namang ipahiya yan eh. Alam niyo pa paano? O ako, sige, para matapos na yan. Doon tayo sa grandstand. Kumuha kayo ng representante niyo. Kukuha ko ng representante ko. Dalawa, papakuha ko. Buhok, dugo, at saka ihi. Parehas. O, ngayon, pag-match natin. O, pag nag-negative parehas, o, take nyo si Maharlika. Take nyo si Tatay Digong. Pero bakit ang tanong, eh bakit ayaw gawin at para mawala na ang duda ng taong bayan sa agam-agam na magpa-drug test sila doon sa Grandstand Luneta. Nanay Milagro, shoutout po ha. At shoutout po kay Daddy, kamusta po kayo at sa inyong mga anak. Ayan, shoutout po sa mga bagong pasok, at mga anti, Eduardo Gacos, Cesar Beas, Rena Baher, shoutout po. O, eto! O, di ba? Para mawala na ho yung iniisip ng taong bayan na ito, adik ito. O, hinamo na siya ni Tatay Digong, ba't hindi humakasan? Kung talaga wala kang tinatago, malinis ang dugo mo, malinis ang pagkatao mo, drug-free ang katawan mo, buhok, dugo, ihe, doon kayo sa grandstand. Doon hihintay ng resulta, manonood ang mga tao. Doon ka kukuhanan mismo aktual ng buhok. Doon ka kukuhanan dugo, makikita ng taong bayan. Doon ka iihe. May ando, di ba? Ganun lang kasimple yun. At least doon mo masasabi, fake news nga itong si Maharlika. Kasi meron ng dokumentong lumalabas, kailangan mo naman ngayon i-prove na ikaw ay malinis ka sa harapan ng mga Pilipino. Drug test. First Family, naglabas ng fake document o hindi opisyal na dokumento kasi yung kanyang inilalabas ay operational report. Alam mo yung pag inilabas mo yung ganyang klaseng report, may pananagutan talaga kasi confidential yan. At saka hindi yan basta-basta na ilalabas. So ibig sabihin, sabi ng PDEA, walang ganyang report. Wala silang nilalabas na ganyang report, walang ganyang report. So made in recto avenue ang dokumentong nilabas niya sa social media. Pwede. Oh, ito. Hindi ako nakakaintindi ang mamang ito. Nung mayor pa ako, pinakitaan ako ng PDEA. Sino pinakitaan? Si Tatay Digong. Oh. May nagpakita ka, hindi na confidential niya, pinakita eh. Oh, di ba? Oh, ito, may breaking news tayo ah. Teka lang, tanggalin ko lang ho ito. Oh, teka, tanggalin muna kita, abe. Ito, mas maganda ho ito. Breaking news ho tayo. Breaking news. Press release. Response to Senator Hontiveros o Hontivirus. Ayan, babasahin ko lang po ito. Ah, pinasa lang po sa atin ni Dr. Lorraine Badoy. Ngayon lang po ito ah. Galing po kay Attorney Harry Roque ito. Senator Hontiveros resolution describing the gentleman's agreement to respect the status quo in the West Philippine Sea as treasonous is evidence her obvious gross ignorance of the law. Treason requires fierce armed conflict. She obviously riding high on xenophobia, ayan ha, which will only worsen already threatened bilateral relationship between the Philippines and China. Whatever the foreign policy directed by former President Rodrigo Roa Duterte took in his administration in his exclusive prerogative as chief architect of foreign policy, her resolution is chiefly in aid of her election of higher office. Eto na ho. Yun parang pahayag ni Hontivirus na gusto hong ilagay sa treason. Treasonous na naman itong si PPRD. Ano bang
ano bang ibig sabihin ng treason? Yung pagtataksil, ah, sa bayan. Yung pong gentleman's agreement para ho ng China, ibig sabihin, bawal tayong makipag-gentleman's agreement sa China, pero ang Amerika, pwede tayong makipagkasundo at magkaroon ng covenant, magkaroon tayo ng kasunduan. Pagka China pinag-uusapan, Ma'am Ontiveros, treason na. Pero kapag sa Amerika nakipagkasundo ka at bigyan mo pa ng lupa dito, ah, hindi treason. It was an honor to serve PPRD who promoted peaceful relation with our neighbor China, which resulted in peace and increased investment, trade, and tourism, all of which benefit the Filipino people. Shame on those like Panning and Ember of war. Ayan, binasa ko lang po at kapapadala lang po sa akin. So, kasi ito nga mga kababayan, ito ang kwento, no? Ito mga kababayan, itong kwentong ito, ito pa lang si Senator Ontiveros. Yun daw pong resolution describing the gentleman's agreement to respect the status quo in the West Philippine Sea ay treasonous. Is evidence. Oh, kapag ka nakipagka gentleman's agreement ka, pagkataksil sa bayan, ba't hindi mo sinasabi yan kay Makoy Jr.? Nakipagkasunduri naman sa ang Amerika sa Pilipinas under the administration of Makoy Jr. O ano tawag doon? Kapag nakipagkasunduan ka pala, treasonous na. O ito nakipagkasunduan. Di ba? Nako. Wagu kami. Tama. Wagu kami. O, balikan na ho natin si Abe. Ano ho? Binreaking news ko lang ho mga kabayan. Binreaking news ko lang ho yan. Eto, balikan ho natin si Tyson. Balikan ho natin. Hindi naman kasuhan yan eh. Alam ba nyo na hindi lang Shirley, hindi lang ang Pangulo Marcos ang dapat magkaso dyan? Dahil ang Pangulo kasi hindi masukot sa mga ganyan eh. Hindi niya ibinababa ang level sa mga ganyang usapan. Kahit ang mga Pilipino nagmamahal kay Marcos, ang mga Pilipinong o ang nasa gobyerno, pwede na mag-file, especially ang Philippine Drug Enforcement Agency. Kasi sinira sila at sinira ang ating Pangulo. Ang PDEA, Office of the President, ang Philippine... Okay, inamin mo na ang PDEA, Office of the President, as if naman salungitin ko nila yung kanilang amo, di ba? Kami ho dito, ano ho, yung lumabas na issue na yan, ba't hindi ho nila imbestigahan sa Senado? Imbestigahan sa Kongreso nang matigil ho yung usapin na yan. Di ho ba? Ganun lang kasimple yan. Tuloy tayo. Drug Enforcement Agency under the law, ang trabaho lang nila, campaign against illegal drugs. Sila po yung talagang lead agency. Sinusuportahan lang ng PNP, ng MBI, ng Customs, ng military kung kinakailangan sa malaki ang operation. Pero talagang ang kanilang trabaho, sila yung kakampanya laban sa illegal drugs. Okay? Illegal drugs. Ibig sabihin lahat. Office of the President. Pagkatapos ngayon, nameke ng dokumento galing sa PDEA. Ang dali namang gumawa ng logo ng PDEA. At saka yung form na pinapakita. Kahit saan, pwede magawa yan. Hindi lang sa rekto. Kahit saan ngayon. Sa tindi ng technology ngayon, sa tindi ng social media, napakadaling mameke ng dokumento. Tama ka dyan. Bakit hindi mo tinatapik yung mga sasakyan? Babalik naman tayo sa sasakyan eh. Paimbestigahan nyo yung sasakyan. O paano ka mamemeke ng mga sasakyan at may mga plate number? O, 14 years ago, nakahanap ka ng mga sasakyan na ginamit ng pre-op na yon. Ganun lang kasimple yun. Paano ba pepekehin yun? Pero kanyang pinaninindigan na yan daw ay lehitimo. So fake news, paninira. So, abuso na ito sa demokrasya ng ating bansa. Pangalawa... Ay, teka, anong abuso? Paano naging abuso yan? Yan ho ay seryosong usapin yan. Paano naging abuso yon? Sige nga, paliwanag mo, paano naging abuso yon? Abuso daw eh. Mukhang hindi... Sa sobra hong pagdidepensa ho kay Makoy Jr., abuso na ang tawag sa kanila yan.
Yung nakaraan nga, 'di ba? Sinusunog pa ang mga yung itsura nila. Diyan, hindi ka nagsasalita ng ganyan sa mga kaliwang grupo. Abuso na 'to. Yung itsura ho natin, yung itsura ni presidente, sinusunog pa diyan, 'di ba? Nasaan ka noon? Ito ho, karapatan hong malaman ng taong bayan, ang presidente bang nakaupo ngayon ay nagdodroga o hindi? Hindi papatulan. Ipa-drug test nyo para malaman ng taong bayan. Ganun ka simple yun. Ito yung isang nakikita ko rito. Itong Kibuloy, Duterte supporters at vlogger, sila yung inililihis lang nila. O, papalit. Dinamay na ho kami, ano ho? Inililihis daw ho namin, mga kabayan. Pasukin nyo ang misa nito, iayain nyo ho ng debate. Kung lalaban ho ng debate, ebidensya sa ebidensya ho kami. Sabi ko nga ho, putulan ng dila. O, nililihis daw ho namin. Sino ang naglilihis sa atin? Sige nga. Yung naglilihis ng iso para mawala yung iso doon sa hindi pagrespeto ni Kibuloy sa mga batas natin sa Senado at Kongreso. Oy, ato na. O, kung nakakaintindi ka, ayan na nga, tuulitin ko, pahiya ka na naman dito. Hindi raw nirespeto yung batas natin. Paano mo rerespetuhin ang batas kung mismo ang gumagawa ng batas, hinusgahan ka na? Dapat bang irespeto ho yun? Kahit naman ako, hindi na ako sisipot yan. Hindi nakakaintindi. Huwag kang one-sided, boy. O, yan. Mga abuso sa mga kababaihan umano at mga abuso sa kanyang mga membro umano. O, di mag-testify ka. O, di umano. Puro ka di umano. O, ngayon, may di, mabuti, may di umano ka na. Nakasama mo si Pastor Kibuloy. Ikaw ang mag-testify kung anong pagkatao ni Pastor Apollo Kibuloy. Baka matulad ka kay ano, baka matulad ka kay Rene. Nung unang video, binibida si Pastor Kibuloy, mabait siya, tapos tinutulig sa niya. And nung mawala na ho siya doon sa kingdom, iba na ho, nakuha ni Ontiveros, iba na po ang sinasabi nito si alias Rene. Ito, nung nasa grupo pa siya, SMNI, puro papuri po ang sinasabi nitong abe. Pero nung mawala po ito sa SMNI, puro paninira na po ang sinasabi kay Pastor Apollo Kibuloy. Ha? O, ayan, ha? Alam na ho natin kung sino ho ang naglilihis. Yan ang gusto nilang pagtakpan. At itong controversial na gentleman agreement, dati secret agreement, gentleman agreement, ang inililihis lang nila. O, ito. Ikaw ang nagpasimula ng secret agreement. Paano mo nalaman yan na merong gentleman's agreement o secret agreement? Pag nalaman nyo na ho, hindi na secret yan at hindi ho secret yan. Nakakita ho ba kayo ng secret? Ha? Kapag secret, kahit anong mangyari ho, confidential yan, hindi lalabas yan. Kaya nga sinasabi ho nila, hindi sikreto yan at talaga namang nakipagkasundo, gentleman's agreement, mamangka tayo roon, mamangka China roon, mangisda ang mga kababayan natin doon, everybody's welcome. Di ba? Paano naging secret agreement? O, ito tayo. Kaya maaaring ang China, mayroon din kinalaman dito, patuloy ang pagiging agresibo ng China sa panghihimasok sa West Philippine Sea. Ito po yung diversional tactics ngayon. Ililihis sila ho. Sino naglilihis ngayon ng usapan para sa bayan? Hindi ho sila, pinopokus na ho tayo doon sa usaping West Philippine Sea. Hindi ho tayo ang naglilihis, sila ho ang naglilihis. Sila ho ang nagda-divert ng usapan. Isipin mo, yung nandito na namumuhay sa Pilipinas na walang kalamlam sa lintik na gera na yan, isusubo tayo dahil lang po sa dagat na yan. Ay, salamat po Ma'am Shirley Pitanen, ha. Thank you very much. Dagan pa. Isusubo ho tayo dahil lang ho dyan sa lintik na West Philippine Sea na yan. Magugulat ka na lang. Yung gentleman's agreement, okay. Wala namang gera na kaamba sa atin. Sasabihin lang, makapili tayo. Pero yung
administrasyon ho ni Macoy Jr. na nakipagkasundo siya sa Amerika, hindi basta kasundo, binigyan pa niya ng lupang pansamantala sa Pilipinas. Ano naman ang tawag doon? Anong agreement naman ho doon at saan papasok yun? Imulat po natin. Salamat po sa pangkape. Maraming salamat po, Ma'am Sherlyn Bitanen. Saan papasok naman yung agreement ni Macoy at ni Biden? Ang kawalan ng respeto ng China sa West Philippine Sea. Tayo. Puro kay China. Balikan natin ngayon ang Amerika. Nirespeto ba tayo ng Amerika? Na binigyan natin sila ng lupa dito dahil sa anong agreement naman nila ni Marcos at ni Macoy Jr. at saka ng ni Uncle Sam sa Amerika. Di ba? Kapag ka focus ka ng focus doon, pukul ka ng pukul doon eh. Tignan mo ngayon yung pinatatanggol mo. Anong agreement nilang dalawa? Naku, tanggalin na ho natin ito. Masasayang lang talaga oras ko dito. Pinakita ko lang ko sa inyo na tayo daw ho, mga DDS vlogger, tayo nagtanggol po, tayo naglilis daw ho tayo ng usapan. Very one-sided ho kasi ang pinapaliwanag nila. Pero ho, kung titignan po ninyo ang angulo, pag aaralan po ninyong mabuti, nakipagkasundo din naman ang administrasyon ito eh. Banyaga din eh. Kaya tanong ko, ano ang agreement nila ng Amerika? Kung tayo, pinili natin noong panahon na yon na maging kaalyansa po natin ang China, pinili ho ngayon, mga kabayan, ng administrasyon ngayon, maging kaalyansa naman nila ang Amerika. So what, ano pinakaiba nilang dalawa? May pinakaiba ho ba? Uulitin ko. Noong panahon ni Tatay Digong, alam naman natin ang mga Chinese pagdating sa negosyo. Kaya nga, mismong Amerika, umaangkat pa dyan. Tayo nga, umaangkat tayo dyan. Ang dami mga bansa umaasa sa China pagdating sa negosyo. Di ba? Kaya nga, dalawang bansa ho, pag-aralan natin mabuti, dito natin makikita, nakipagkaibigan ka sa China, makapili ka. Pag naman nakipagkaibigan ka sa Amerika, ano man ang tawag? Ang pagkakaiba, again, mga kabayan, pagkakaiba lang, si Tatay Digo, pinili niya ang China nung panahon na siyang administrasyon. Hindi niya pinapasok ang Amerika. Pero hindi humingi ang mga China na pwede ba ako magtayo ng US military bases sa loob mismo ng iyong bakuran. Hindi ho ginawa ng China yan. Sagat-sagar na ho ito. Ginawa po ba? Hindi. Pero ito, nakipagmabutihan po sa Amerika, ano ho, at anong tawag doon? Binigyan pa ng lupang pansamantala para makapagtayo ng mga detachment, mga base militar. Now, ano pagkakaiba ni Tatay Digong? Kay Macoy Jr., magkaiba lang po sila ng bansa na ginawa hong kaalyansa. Nakukuha po ninyo. Kaya sinasabi na, maka-China kayo. O tanungin ko kayo. O kayo maka-Amerikano, anong tawag sa inyo? Nakukuha po ninyo. Hindi nga lang may content yan eh. Hindi lang may paliwanag yan. Na nung panahon ni Tatay Digong, China ang piniling maging kaalyansa. Nung panahon ni Macoy, Amerika ang pinili niyang maging kaalyado. Parehas lang eh. Parehas lang. Kung titignan ho ninyo, susumahin nyo, parehas lang. Di ba? Kasi nung panahon ni Tatay Digong, hindi nakaporma ang Amerika sa atin sa Pilipinas. Hindi siya nakapasok. Kaya gigil na gigil ho sila sa atin. Yun ho ang totoo. Kaya pa-share niyo po ito, mga kabayan. Pa-share niyo po ito, mga kabayan. Huwag kalimutang mag-share, mag-like, mag-share, mag-subscribe. At marami pa po tayong mga pag-uusapan dito. Na sinasabing tayo daw po ang naglilihis ng katotohanan. Ang totoo, hindi po tayo ang naglilihis. Sila po ang naglilihis. Yan ho ang katotohanan. Ayan na. So again, mga kabayan, at hanggang dyan na muna po tayo. Ang oras sa Pilipinas ay ganap ng alas 3:42. Siningitan ko lang ko ang aking anak dahil ibinreaking news ko lang po ito sa inyo. Ano ho, at meron pa hong online class ang aking bunso. Ayan. At gagamitin daw po itong lapi.
Maraming salamat po mga kabayan mula po dito sa Brothers Travelers. At ako po ang inyong host, Brother Dan. Nagpapaalam po sa inyo at nagpapasalamat sa lahat po ng sumusubaybay at tumatakilig sa Brothers Travelers. Maraming salamat din po, ano po, sa lahat po ng nag-sponsor at sumuporta po sa atin dito. Hindi ko na po kayo isa-isahin. Mabuhay po kayo mga kabayan, and always God bless, and always God first. Shukran. So,